Hardinero na biglang inalok ng kasal ng kanyang amo dahil hindi nga ito sisiputin ng kanyang kasintahan. Nagulat na nga lamang ito nang malamang mas mayaman pala sa kanya ang lalaki at bilyonaryo ito. At may dahilan lamang ito kung bakit siya namasukan bilang hardinero sa kanila. Pero ano nga ba ang dahilan? Alamin natin sa kwento nating ito. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng kwento nating ito. Isang gabi, nagkakasiyahan sila Rafael at mga kaibigan niyang sina Peter at Josh. Pangatlong bote na nila ng whiskey at medyo nalalasing na nang magsimulang maghamon ng pustahan kagaya ng nakasanayan ni Josh. Pare, nakikita niyo yung babaeng nakapulang dress sa kabilang table? Tanong ni Josh. Luminga naman si Rafael para tignan ang tinutukoy nito. Medyo madilim sa bar ngunit naaninag niya ang babae. Maganda ito at sexy. Mukhang problemado nga lang dahil panay ang tungga sa bote ng wine. Ano naman ang iniisip mo, Josh? Tanong ni Rafael. Let's play a game. Yun, tagal na nating hindi nagagawa to eh. Excited si Peter sa sinabi ng kaibigan. This time, si Rafael naman ang gagamitin natin. Natatawang sabi ni Josh. Umismid si Rafael. Ako? Mababa ang kumpiyansa. Sinong tatanggi sa isang Rafael del Valle? Sa gwapo kong to? At ako ata ang nagmamay-ari ng napakaraming mall dito sa bansa. Tignan natin kung tatalabyan ngayong gabi. Inubos ni Rafael ang alak sa baso niya bago tumayo at swabeng naglakad sa kalapit na table. Hi! Binati niya ang babae ngunit hindi man lang ito natinag. Hindi siya nito tinignan. Para bang mas interesante pa ang bote ng wine kaysa sa kanya. Miss, are you alone? Obvious ba? Masungit na sabi ni Olivia. Nag-angat si Olivia at nakita ang gwapong mukha ni Rafael. Ngunit wala siyang pakialam dito. Dahil meron na siyang boyfriend at malapit na nga silang ikasal. Umiinom lang siya ngayon dahil nakalimutan ng boyfriend niyang si Albert ang anniversary nila. I think kailangan mo ng kasama, sabi ni Rafael. No thanks, may fiancé ako. Napapikit si Rafael. Hindi niya inakalang mali ang na-target nilang pagpustahan. Automatic na talo siya dahil ikakasal na pala ang dalaga. Bakit ka nag-iisa dito, kung ganun? Tanong ni Rafael. Ano naman? Pwede ba? Get lost. Lumingon si Rafael sa mga kaibigan at nakitang natatawa ang mga to. Mukhang ramdam na talo na siya sa pustahan. Bumuntong hininga siya. Fine, wag sanang matuloy ang kasal niyo. Abat hoy, bawiin mo yung sinabi mo. Pero hindi na pinansin ni Rafael ang babae at bumalik na nga sa table nilang magkakaibigan. Wala na palang talabang charm mo eh. Pangaasar nga at tumawa sila Peter at Josh. Samantalang nakasimangot si Rafael. Ikakasal na kasi yung tao, bagot na sabi nito. Paano ba yan, pare? Handa mo ng sarili mo at tatawagan ko ang kaibigan kong may-ari ng agency. Bukas na bukas ay magiging hardinero ka. Kami na muna ang bahala sa kumpanya mo. Napailing na lang si Rafael. Tinapunan niya ng tingin ang babaeng dahilan kung bakit natalo siya sa pustahan. Parang wala itong pakialam sa mundo at umiinom lang ng tahimik. Siya ang unang babaeng tumanggi sa akin. Makalipas ang ilang araw, excited na sinukat ni Olivia ang kanyang wedding gown. Tinitignan niya ang sarili sa salamin at namangha sa sariling kagandahan. Ikakasal ako pero para akong kandidata ng Miss Universe sa sobrang ganda. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Olivia at pumasok ang mayordoma sa mansyon na si Manang Rosie. Ay, anak ng kabayo! Manang, bakit naman ho kayo nang gugulat? Ay, pasensya na iha. Hindi ko alam nandito ka pala. Teka, bakit suot mo ang wedding gown mo? Hubarin mo yan, naku, kambata ka. Hindi mo ba alam na bawal sukatin ang wedding gown dahil hindi matutuloy ang kasal? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Manang Rosie. Manang, luma na ho yung kasabihang yan. Bukas naman na ang kasal eh. Imposibleng hindi matuloy. Ngumiti si Olivia at rumampa pa sa harap ni Manang Rosie. Tignan niyo po, ang ganda ko ho, di ba? O siya, basta pinagsabihan na kita.
Pero oo nga at bagay na bagay sa iyo ang gown mo. Mukha kang prinsesa. Salamat, manang. Sige ho, magpahinga na tayo, maaga pang kasal ko bukas. Lumabas na nga si Manang Rosie at naiwan si Olivia na nakatingin pa rin sa sariling refleksyon sa salamin. Umikot-ikot pa na parang nagsasayaw. Tumunog ang cellphone ni Olivia at mas lalong lumawak ang ngiti nang makitang si Albert ang tumatawag, ang boyfriend niya na pakakasalan bukas. Hello, mahal? Masayang bungad ni Olivia sa kasintahan. Ngunit sa kabilang linya, bumuntong hininga si Albert. Olivia, bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Olivia. Pansin niya ang pagiging matamlay ng nobyo. I'm sorry. Napakunot noo si Olivia. Sorry? Para saan? Sorry, hindi kita kayang pakasalan pa. Tila gumuho ang mundo ni Olivia sa narinig. Ha? Ano ba namang klaseng biro yan, Albert? Hindi ako nagbibiro. Seryosong sabi ni Albert. Hindi na kaya ng konsensya ko, Olivia. Matagal na akong nagtataksel sa'yo. At mahal ko siya. I'm really sorry pero hindi na kita pakakasalan. Pagkatapos sabihin yun, ay ibinaba na nga ni Albert ang tawag. Nanginig ang kamay ni Olivia kaya nahulog sa sahig ang hawak na cellphone. Nasaktan siya sa inamin ni Albert. Pero mas matimbang ang pag-aalala niya para sa darating na bukas. Paano bukas? Maraming tao. Nakaprepare na ang lahat. Isang businesswoman, si Olivia Herrera. Madaming imbitadong negosyante, investors, artista at kung sino pang mga bigating tao sa kasal niya. At kung hindi ito matutuloy, talagang malaking eskandalo. Hindi pwede to. Walang iya ka, Albert. Nagtiis na nga ako sa mabaho mong hininga. Nakuha mo pang magloko at iwan ako. Padabog na hinubad ni Olivia ang wedding gown niya at nagpalit ng damit pantulog. Itutulog na lang niya ang sama ng loob. Hindi siya iiyak dahil sayang ang luha para sa walang kwentang lalaking yun. Bukas ng hapon ang kasal niya at kailangan niyang makahanap ng papalit sa mapapangasawa niya agad. Kinabukasan maagang bumangon si Olivia at nag-ayos ng sarili. Meron lang siyang ilang oras para humanap ng papalit na magiging asawa niya. Ano ka mo? Umurong sa kasal si Albert? Sigaw ni Georgia sa kabilang linya. Si Georgia ay best friend ni Olivia. Naka-loudspeaker ang cellphone ni Olivia habang nagsusuot siya ng alahas. Oo, sagot niya. At balak mong humanap ng substitute ka mo. Bumuntong hininga si Georgia. Olivia, hindi naman laruan na mabibili mo lang kung saan-saan yan. Sagrado ang kasal. Ano bang hindi mabibili ng pera, Georgia? At isa pa, maganda naman ako. Mayaman at maba... Basta maganda at mayaman. Sasabihin sana ni Olivia na mabait siya, pero hindi naman siya anghel. Alam niyang may pagkamaldita rin siya at palaban. Pag inaapi siya, kung ako sa'yo, ngayon pa lang, sasabihan ko na ang mga bisita na hindi tuloy ang kasal habang may oras pa. Para ano? Para ipahiya ang sarili ko? No way! Sagot ni Olivia. Bakit hindi mo nalang sabihin na ikaw ang umatras sa kasal? Suhestyon ni Georgia. Sa tingin mo may maniniwala? Di bali nang magulat sila na ibang lalaki ang pakakasalan ko kaysa mauna silang makita ang ex ko na may kasamang bagong babae. Sadyang matigas talaga ang ulo ni Olivia. Wala nangang nagawa pa ang best friend niya. Sige na nga, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Basta sinabihan kita. Hindi madaling humanap ng mapapangasawa, ha? Akong bahala. Basta mag-ayos ka na. Magpaganda ka dahil may kasal ka pang pupuntahan mamayang hapon. Oo na, sige, bye. Pagkatapos ibaba ang tawag, ay lumabas na ng kwarto si Olivia. Bumaba siya ng hagdan at lumabas ng mansyon. Akmang sasakay siya ng kotse nang makita ang hardinero nila na nagdidilig ng halaman. Ikaw! Tawag nga ni Olivia dito. Tumingin sa kanya ang hardinero na walang iba kundi si Rafael. Isang linggo na nga siyang nagtatrabaho dito sa mansyon at halos isumpa niya na ang mga kaibigan sa tuwing nakakaramdam ng pagod sa pagtatrabaho. Ako ho ba ang tawag niyo?
Tinuro ni Rafael ang sarili at nagtanong, namewang naman si Olivia. Sino ba ang tao dito? Napatiimbagan si Rafael. Namumukha niya ang amo. Ito yung babae sa bar. Nadahilan kung bakit nagtatrabaho siya ngayon bilang hardinero. Sino ba naman ang mag-aakala na ito pa ang magiging amo niya? Pinagmasdan niya ang dalaga. Nakasuot ito ng asol na dress na hanggang tuhod at naka-high heels na mas lalong nagpatangkad dito. Mukha siyang model. Ang perlas nitong hikaw at kwintas, mas lalong nagpamukhang sopistikadang babae ito. Kaso nga lang, ay may pagkaasal tambay ang pananalita nito. May pagka-boyish. Bakit ho ba? Tanong nga ng lalaki. Nagtaas lang ng kilay si Olivia at sinuri ang kanyang hardinero, habang nakataas din ang kanyang kilay. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa, paa hanggang ulo. Hindi niya ito napapansin noon at hindi niya alam kung kailan pa ito nagsimulang magtrabaho sa mansyon niya. Pero in fairness, gwapo ang binata. Sa tansya niyang lagpas 6 na pulgada ang taas nito. Nakakapagtakang isa itong hardinero, imbes na modelo, o di kaya basketball player. Nang biglang, deretsahang sabi na nga ni Olivia, "Pakasalan mo ko." "Ho!" Sa gulat ay hindi napansin ni Rafael na tumutok sa direksyon ni Olivia ang hawak niyang hose. Tumili ng pagkalakas-lakas si Olivia habang sinusubukang takpan ang mukha na nababasa na nga rin ng tubig. "Anak ka ng pating, patayin mo nga yan. Ilang oras akong nag-ayos tapos babasahin mo lang ako." Palaban na sabi ng babae, nang matauhan ay mabilis na pinatay ni Rafael ang hose. "Pasensya na, senyorita. Nakakagulat naman ho kasi ang sinabi nyo. Bibigyan kita ng 1,000,000. Buwan-buwan kung pakakasalan mo ko. Ngayong araw na." "Ngayong araw?" Sa isip-isip ni Rafael ay nagtatanong siya kung nahihibang na ba ang amo niya. "Look, wala akong panahon, okay? Nakipaghiwalay ang lalaking pakakasalan ko. Sana mamayang hapon na. Kailan lang niya sinabi, kahapon lang. Kailangan ko ng kapalit kaagad." Napailing ang lalaki. "Ibang klase rin tong babaeng to ah. Kala mo magpapalit lang ng damit kung magsalita?" Sabi nga ni Rafael, "Senyorita, pasensya na pero kung magpapakasal man ako ay doon sa babaeng mahal ko." Saglit na natahimik si Olivia. Pagkuhay sabi niya, "Eh di mahalin mo ako. Hindi naman ako mahirap mahalin na." "Duda ako dyan." Bulong ni Rafael. "Anong sabi mo?" "Wala po, senyorita, pasensya na pero hindi ko kaya ang gusto ninyo." "Hindi ako nahihibang." Bumuntong hininga si Olivia. Sayang at pasok sana to sa standards niya. Physical pa lang na kwalipikasyon pasok na. Lumingalingan siya at nakita ang driver nilang si Mario. Maitim ito at may kaliitan. Medyo napangiwi si Olivia. Napakalayo nito sa tipo niyang lalaki pero naisip niyang kung papayag itong magpakasal sa kanya, eh bahala na. "Sige, hindi kita pipilitin. Pakitawag mo na nga lang si Mario nang matanong ko siya." Natigalgal si Rafael sa narinig. "Yun? Bah, lupit mo ah, ang pangit na yun. Pakakasalan ng babaeng tinanggihan ako sa bar?" Sa isip niya. "Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tawagin mo na ka ako si Mario." Pag-uulit nga ni Olivia nang hindi kumikilos si Rafael. Napamura na nga lamang si Rafael sa isip. Hindi maintindihan ng sarili kung bakit tutol ang kalooban niya. Sa isipan, magpapakasal ang dalaga sa iba matapos nitong ayain siyang una? "Hay naku, para kang tuod. Ako na nga, Mario!" Naputol ang pagtawag ni Olivia kay Mario nang biglang sumabat si Rafael. "Sige na nga, senyorita. Gagawin ko na, pakakasalan kita." Maging si Rafael ay nagulat sa sinabi bigla. "Talaga? Sigurado ka?" Tanong ni Olivia. Pumikit si Rafael at tumango. "Opo." Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Olivia. "Good. Halika na. At maghanda na tayo para sa kasal natin mamaya." Nauna nang maglakad papasok ng mansyon si Olivia. Masaya siyang nakahanap ng papalit sa ex niya. At bonus pa kung tutuusin dahil gwapo ito. Hindi naman niya kailangang ipagsabi na isa itong hardinero.
Bibihisan niya na nga lamang ito at bibigyan ng pwesto sa kumpanya niya para magmukha itong disente. Hindi naman sa sinasabi niyang hindi disente ang pagiging hardinero. Samantala si Rafael ay kinakastigo ang sarili sa nagawang desisyon. Hindi siya agad sumunod kay Olivia bagkus tinawagan si Josh. Josh! What's up, pre? Ikakasal na ako mamaya. Narinig ni Rafael na nagmura ang kaibigan sa kabilang linya. Paano kung ikakasal? Eh maski girlfriend nga, wala ka eh. Naalala mo ba yung babae sa bar? Yung dahilan kung bakit hardinero ako ngayon? Siya ang amo ko at inaya niya ako magpakasal dahil ininjan daw siya ng ex niyang unggoy at mamaya na ang kasal. Paliwanag ni Rafael with feelings. Bakit pumahayag ka? Pwedeng-pwede ka namang humindi at umalis dyan. Sibat ka na bago ka pa matali, pre. Umiling si Rafael. Hindi pwede, pare. Bakit hindi? Napatingin si Rafael sa gawin ni Mario. Kung hindi ko siya pakakasalan, alam mo bang balak niyang pakasalan? Yung panot na driver? Ano? Eh syempre, problema na niya yun, pare. Sabi ng kaibigan niya. Sumibat ka na! Dagdag pa nga ni Josh. Napailing na nga lamang si Rafael. Hindi nga pwede. Isipin pa lang niya na pakakasalan nito ang driver. Umiinit na ang ulo niya. Tumahimik saglit si Josh at biglang tumawa. Anong nakakatawa? Kunot noong tanong ni Rafael. Mukhang tinamaan ka na. Ha? Pinanak ka na ni Cupido, pare. Congrats sa kasal mo, ah. Imbitado ba kami? Natatawa ang pang-aasar ni Josh. Sira ulo. Pinaba ni Rafael ang tawag at pumasok ng mansyon. Kanina pa kita hinihintay. Ang tagal mong pumasok ka, bungad ni Olivia. Pasensya na ho. O siya, halika at magpasukat ka na at magpapahanap ako ng damit na masusuotin mo mamaya. Teka, ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Olivia. Sandro ho, sagot naman ni Rafael. Apelido, Del Valle. Tinignan ni Rafael ang reaksyon ng dalaga ngunit mukhang hindi siya kilala nito. In fairness ha, maganda yung apelyido mo. Parang mukhang pangmayaman, mabuti naman. Ang hindi nito alam, mayaman nga talaga. Nang hapon ngang yun ay kinasal nga si Rafael at Olivia. Nagulat ang lahat dahil ibang lalaki ang pinakasalan ni Olivia. Naging laman ito ng mga usapin at balita. Kinabukasan ay pumasok na agad sa opisina si Olivia. Wala namang rason para mag-honeymoon kasama ang asawa dahil hindi naman niya ito totoong asawa. Olivia, nakakaloka ka. San mo napulot yung asawa mong yun, ha? Napakagwapo. Baka pwede mo kong ihanap nang lumagay na rin ako sa tahimik. Sabi nga ni Georgia na bumisita para manggulo. Georgia, oras ng trabaho ko ah. Wala ka bang gagawin? Sata ni Olivia dito. Hayin ako mamaya na yan. Tsikahin mo muna ako. Pumalatak si Olivia at sinarado ang laptop. Hinarap niya ang kaibigan na alam niyang hindi titigil hanggat hindi niya ito pinapansin. Ano bang gusto mong malaman? Tanong niya. Totoo bang hardinero yun sa mansyon? Eh napakagwapo, mukhang mayaman. Hindi makapaniwalang sabi nga ni Georgia. Totoong hardinero siya sa mansyon. Ayaw niya ngang pumayag nung una eh, pero nagbago ang isip kalaunan nang hinayang siguro sa 1,000,000 ibabayad ko buwan-buwan. Alam mo, hindi ko akalaing magpapakasal ka na lang basta sa taong hindi mo naman mahal. Sabi pa nga ni Georgia. Ano ka ba? Malamang hindi ako magpapatali sa lalaking hindi ko naman mahal. Naguluhan si Georgia sa sinabi ni Olivia. Anong ibig mong sabihin? Kakakasal niyo lang kahapon ah. Paano hindi ka magpapatali? Georgia, hindi ito nga ang kaibigan mo. Hindi ko pina-file ang marriage contract namin. Sa makatuwid, walang bisa ang kasal. Sabi nga ni Olivia. Ano? Walang bisa ang kasal? Sa gulat ay napalakas ang boses ni Georgia. Eh kung ipagsigawan mo na lang kaya sa labas, ang ingay-ingay mo. Umirap si Olivia sa kaibigan. Sorry na, nabigla lang ako. Buong akala ko kasi eh totoong kasal yun. Umiling na nga lamang si Olivia. Dahil sabi nga nito, hindi alam ng hardinero. So ang alam niya, habang buhay na siyang nakatali sa'yo. Parang mali naman yun ata, Olivia.
Hindi ko naman balak ilihim habang buhay eh. Sa palagay ko dapat mo yan sabihin sa kanya. Hindi yan bastang bagay lang, Olivia. Seryosong payo nga, ni Georgia. Pag-iisipan ko, sunod-sunod ang pag-inom na ginawa ni Rafael habang nasa bar kasamang mga kaibigan. Ganito ba sineselebrate ang buhay may asawa? Dapat ay nag-honeymoon kayo pero nandito ka tumiinom kasama kami. Tinapunan ni Rafael ng matalim na tingin ang kaibigan. Naiinis na nga siya at ginagatungan pa nito. Siya ngang kinakasama ng loob ni Rafael ang tila pagbaliwala sa kanya ng asawa. Kamusta ang unang gabi bilang mag-asawa? Tanong ng kaibigang si Peter. Inis ang lagok ni Rafael ang alak. Dumiretso sa kwarto niya ni hindi man lang ako kinausap. Parehong tumawa sila Peter at Josh. Wala talagang talabang charm mo kay Senyorita Sungit. Tumigil nga kayo. Sabi ng lalaki, baka naman kasi ayaw sa'yo dahil hagdinero ka lang sa akala niya. At ginamit ka lang niya. Sabi pa nga ni Josh, kung sabihin mo kaya ang totoo. Wala namang sikretong hindi nabubunyag pare, lalo at kasal kayo. Sabi naman ni Peter, alam ko, humahanap pa ako ng tiyempo. Alam niyo ba kung anong sabi niya sa akin pagkatapos ng kasal? Tanong nga ni Rafael. Ano? Sabay na tanong nila Peter at Josh. Hindi raw ako pwedeng maging hardinero dahil asawa ko na siya. Magta-training daw ako para pumasok sa trabaho sa kumpanya niya. At ito pa, pinakita ni Rafael ang credit card na binigay ni Olivia sa kanya. Humagalpak ng tawa sila Rafael at Josh. Binigyan ka ng extension ng credit card niya? Naku, sustentado ka pala pare eh. Pangaasar ni Josh. Ito ang pinakamahilig mang Alaska sa kanilang magkakaibigan. Parang ako yung nakakaramdam ng hiya, komento ni Peter. Sinabi mo pa, alam niyo ba, kung gaano ako nanliit nang inabot niya sa akin pati ang cheque na paunang bayad daw niya sa akin? Labis na nasaktan ang pride ni Rafael. Bilyonaryo siya, pero siya ang binigyan ng pera ng asawa. Magtapat ka na kung ayaw mong maging house husband. Pumalatak si Rafael at nagpatuloy sa pag-inom. Ilang sandali pa ang lumipas at tumunog nga ang cellphone niya. Si Olivia ang tumatawag. Hello? Nasaan ka? Hating gabi na, wala ka pa sa bahay? Tanong nga ni Olivia. Nakangisi ang mga kaibigan ni Rafael. Inaasar siyang may misis na ngayong bubulabog tuwing umiinom sila. Nagkayayaan lang uminom kasamang mga kaibigan. Pauwi na rin. Okay, binaba na nga ni Olivia ang tawag. Ayos, pinapauwi na ni Commander. Hindi na pinansin ni Rafael ang pang-aasar ng mga kaibigan at nagpaalam na ngang umuwi. Pagdating sa bahay ay sinalubong siya ni Olivia, ang asawa niyang hindi man lang niya mahawakan. Mukhang lasing na lasing ka, sabi nito. Sinong hindi maglalasing? Eh ayaw sa akin ang asawa ko. Wala sa sariling sabi ni Rafael habang nakanguso pa na ani mo'y nagtatampo sa asawa. Anong sabi mo? Natatawang sabi naman ng babae. Ayaw ka ako sa akin ng asawa ko. Lasing na sabi ni Rafael at dahan-dahang lumakad kay Olivia nang paunti-unti naman na umaatras. Nahalikan man kita nung kasal natin kahapon pero dampi lang yun. Honeymoon natin pero heto, kakauwi mo lang galing trabaho. Ano ka ba? Diba kasal lang tayo sa papel? Sabi ni Olivia. Ini hindi nga tayo totoong kasal. Dagdag pa nga ni Olivia. Pero sa isip lang. Sabi naman sa kanya ni Rafael, asawa pa rin kita. Inagaw mo ako sa libo-libong babaeng nagkakandara pa para sa akin. Dapat lang napanagutan mo ako. Bumilis ang tibok ng puso ni Olivia nang lumapit ang mukha ni Rafael. Sa gulat ay tinulak niya ito at tumakbo sa hagdan, papaakyat sa kwarto niya. Umiling na lang si Rafael at dumiretso sa kwarto, nilaan ni Olivia para sa kanya. Sa kwarto, hawak-hawak ni Olivia ang dibdib. Pinapakiramdaman ang bilis ng tibok ng puso niya. Bakit ganito ang reaksyon ko? Ramdam ni Olivia ang pag-iinit ng mukha. Hindi naman siguro ako nagkakagusto sa hardinero ko, di ba? Malabo. Pinapik-tapik ni Olivia ang pisngi. Hay nako Olivia, tama na nga. Pagod lang yan, itulog mo na. Pagkausap nga niya
sa kanyang sarili. Kaso nga lang hanggang sa panaginip ay pumasok sa isip niya si Rafael. Ang nagagandahang mga itim na mata, matangos na ilong, mapupulang labi. Sa panaginip niya ay hinahalikan siya nito. Kaya naman paggising kinabukasan ay halos hindi niya matignan si Rafael habang kumakain ng almusal. "Magbihis ka, sasama ka sa akin sa opisina para masimula ng training mo," sabi niya rito. Hindi pa rin tumitingin sa mukha nito. "Hindi na kailangan. May pwede naman akong pasukang trabaho kung ayaw mong maging hardinero lang ang asawa mo," sagot nga ni Rafael. "Bakit? Ayaw mo na bang magtrabaho? Kung sa bagay, sapat na ang 1,000,000 sweldo mo kada buwan para mabuhay ka ng marangya," sabi nga ni Olivia. Sa buong buhay ni Rafael ay ngayon lang siya nakaramdam ng pagkapahiya. "Hindi yun ang punto ko. Ayoko lang magtrabaho pa sa kumpanya mo." Kulang na nga lang sabihin itong may sarili rin akong kumpanyang pinapatakbo. "O sige, ikaw ang bahala basta huwag mo lang akong bibigyan ng kahihiyan." Nagpahid ng bibig si Olivia at tumayo. "Alis na ako." Napatulala na lang si Rafael sa asawa. Talaga atang walang pag-asa na mahalin siya nito. Panay ang tunog ng cellphone ni Olivia. Sa totoo lang, mula pa ng araw ng kasal niya ay panay ang tawag sa kanya ng ex niyang si Albert. Hindi nito matanggap na pinalitan niya ito kaagad. Sumubok din itong puntahan siya sa opisina at mansyon ngunit hindi niya ito hinaharap. "Manigas ka," ani ni Olivia habang pinapanood magring ang cellphone niya. Naalala naman niya bigla ang imbitasyon na natanggap niya galing sa high school kung saan siya nagtapos. Mayroon silang alumni homecoming. Sa iisang high school sila nagtapos ni Albert at magka-batch sila, kaya tiyak ni Olivia na pupunta ito. "Aten ka ba?" tanong nga ni Georgia sa kanya. Maging ito ay nakatanggap ng imbitasyon. "Umattend man ako o hindi, alam ko namang pagchichismisan lang ako ng mga tao dun," sagot ni Olivia. "Mas okay namang pag-usapan ka nila na nandun ka para madepensan mo ang sarili mo." Ngumiti si Olivia. "Wala naman akong dapat patunayan sa kanila eh. Hindi importante sa akin ang opinion nila. Kung sa bagay, tama ka. Pero pumunta ka na para naman may kasama ako." Sa huli ay napilit ni Georgia si Olivia na pumunta sa alumni homecoming. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang araw ng alumni homecoming. "Hindi ba nasa iisang barkada kayo ni Albert noon?" tanong ni Georgia. "Oo. Naku, maghanda ka na sa awkward na sitwasyon. Ikaw kasi, pilit ng pilit," sabi nga nito sa kaibigang si Georgia. "O siya, magkita na lang tayo dyan mamaya. Babush!" Pinaba na nga ni Georgia ang tawag. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Olivia bago tuluyang humakbang papasok sa function hall ng kanyang alma mater. Suot ang bestidang kakulay ng dagat ay dahan-dahan niyang tinalunto ng pasilyo. Hinawi ni Olivia ang kaunting buhok na tumabon sa kanyang paningin at kahit malakas ang kabog ng dibdib ay nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang isang bakanteng mataas na lamesa. "Olivia, is that you?" Nanigas si Olivia nang marinig na may tumawag sa kanya. Nang lumingon nga siya sa kaliwa, nagtama ang paningin nila ni Bella, isa sa mga dati niyang kaklase noong high school. Nang masigurado nitong si Olivia nga ang inaakala nitong kausap, lumapit ito agad sa kanya. "Ikaw nga! Olivia, long time no see, kamusta ka naman? Halos hindi ka nagparamdam sa amin pagkatapos nating gumraduate ah. Hindi ka namin gaanong nakakausap. Mahirap ka kasing hagilapin." May himig ng pagtatampong sabi nga nito. Pilit ngumiti si Olivia bago humingi ng paumanhin dito. "Sorry, sobrang busy lang talaga. Wishful thinking ngang maituturing yung naisip kong baka naman posibleng walang makakita sa akin na kakilala ko. Bakit nga ba ako ulit nandito? Meron naman akong option na hindi pumunta pero nandito ako at dahil nandito ako, expected na siguro na makakita na ready ako sa pakikipag-catch up," sabi ni Olivia sa isip. "Ayos lang. I'm glad that you made it tonight though." Ngumiti si Bella na parabang tuwang-tuwa ito na makita siyang ulit. Ngumiti si Olivia pabalik sa kanya at nagsimulang kumustahin ang naging buhay niya
sa nakalipas na 5 taon. Lalo itong gumanda. Nung high school sila, isa sa mga crush ng bayan si Bella. Maganda, matalino at mabait pa, kaya naman maraming lalaki ang naghahabol dito noon. At siguradong, mas lalo na ngayon dahil mas na-enhance na nga ang ganda nito. Halata din ang hubog ng katawan nito sa suot na pulang dress na mababa ang neckline. Mataas ang slit at backless pa. Kinumunsa na nga rin ni Olivia ang iba pang kaklase nito. Maliban kay Albert na iniiwasan niyang banggitin, maya-maya'y nagsidatingan na nga rin ang iba pang nilang mga kaklase. At dahil malapit na nga sila sa daanan, papasok ay agad nila itong nakita. Kumustahan, tawanan at kwentuhan ang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Olivia nang hindi makita si Albert at walang nagbanggit sa kanya. Kaso sa sobrang tagal na nga nilang walang balita sa isa't isa, at alam ng mga ito na mula high school ay magkasintahan na sila, ni Albert kaya siguro kapag nakita ang isa sa kanila, ay hindi katakatakang itanong kung nasan ang isa pa. By the way, Olivia, nasan nga pala si Albert? We haven't seen him for a while now. Hindi nga nito pinansin ang tanong. Nag-iwas lang siya ng tingin. Gusto niyang sabihin na hiwalay na nga sila ni Albert. Pero tinikom na nga lamang niyang bibig. Nakahinga ng maluwag si Olivia nang magsalita na nga ang MC. At tinawag na nga ang kanilang atensyon. Inaanyayahan ko po na umakyat sa stage ang Section A. Sabi nga ng host. Nagsigawan naman ang mga kaklase. Olivia, tara! Aya nga ng isa sa mga kaklase ni Olivia na si Steven. Tapos nga nilang magpakilala muli at sabihin nga ang kanilang mga gustong sabihin sa stage, bumaba na nga ulit sila. Teka, wala pa rin si Albert? Sabi nga ng isa sa mga kaklase niya. Sinong nawawala? Tanong nga ni Albert. Narinig yun ng babae. Alam niya ang bariton ng boses na yun kaya napalingon siya kaagad. Pwede ba kitang makausap? Sabi nga nito kaagad kay Olivia. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa, pero tumanggi si Olivia. Hindi na kailangan. Sabi nga nito, please kausapin mo ko. Hindi Albert, wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na tayo, kasal na ako. Nagsingha pa ng mga kaklase ni Olivia. Kasal ka na? Kanino? Takang tanong ni Bella. Ngumiti si Olivia. Alangan naman kasing sabihin niya na sa hardinero niya, sa mansyon siya nagpakasal. Magsasalita sana si Albert nang biglang may nagsigawan. Napakunot noo si Olivia. Teka, anong meron? Si Rafael! My gosh, Mare, nandito si Rafael! Nagtilian ng ilang kaibigan ni Olivia. Napakunot noo siya. Rafael? Oo! Yung gwapong anak ng may-ari ng school natin. Kabatch natin siya. Hindi mo kalala? Tanong ni Bella. Umiling si Olivia. Hindi ko siya kalala eh. Pero laking gulat niya nang makita ang lalaking pinagkakaguluhan. Na alam niya, ang pangalan ay Sandro. Sandro? O akala ko ba, hindi mo kalala? Nagtama ang paningin ng pekeng mag-asawa at naglakad na nga papalapit si Rafael. Hindi makapaniwala si Olivia. Anong ginagawa mo dito? Tanong nga niya, kay Rafael, na ang akala niya ay Sandro ang pangalan. Nalaman ko na parehas pala tayo ng school dati kaya pinaunlakan ko yung invitation for the first time. Sagot ni Rafael, pinagtitinginan sila ng mga tao lalo na nang hawakan si Olivia sa bewang. Sana pala ay nagsabay na lang tayo pumunta dito. Hindi pa rin nakapagsalita si Olivia. Kung gulat ang mga kaklase niya, mas lalo siyang gulat. Hardiner niya si Rafael. Pero sinasabi ng mga tao na anak ito ng may-ari ng school nila dati? Sorry, hindi ko pa pala na ipapakilala ang sarili ko. I'm Rafael Del Valle. Pakilala nito sa mga nasa lamesa nila Olivia. Ano ka ba? Kilala ka namin, sabi ng mga babae doon. I'm Olivia's husband, by the way. Dagdag pa nga ni Rafael. Kulang na lang ay himatayin ng mga babae ng dahil sa mga naririnig. Si Olivia naman ay parang naestatwa. Pagkuway hinarap niya si Rafael. Mamaya magpaliwanag ka.
Bulong nga nito. Pinaupo na nga si Rafael sa tabi ni Olivia. At inulan sila ng tukso. Hindi naman maipinta ang mukha ni Albert. Akala talaga namin kayo ni Albert ang magkakatuluyan. Komento pa nga ni Mikayla. Oo nga, dekada na kayo magkasintahan eh. Ang rinig ko nga dapat ikakasal na kayo, diba? Kinasal sa iba eh. Bitter na sagot ni Albert. Excuse me? Huwag ka nga magmalinis. Iritang sabi ni Olivia. Bumaling si Albert kay Rafael. Buti pumayag kang maging substitute. Tanong pa nga nito. Tiimbagang na sinalubong ni Rafael ang mapanot siyang tingin nito. Hindi ako kagaya ng ibang tao na binabasura ang babaeng dapat inaalagaan. Sabi nga ng lalaki. Mas lalo tuloy na nukso ang mga nakapalibot sa kanila dahil sa sweetness na pinapakita ni Rafael. Samantalang si Olivia naman, hindi niya mawari kung bakit ang bilis ng kabog ng dibdib. Pero bago pa magkagulo, nagpaalam na nga ang babae sa mga kaibigan. Hinila patayo si Rafael pero tinawag siya ni Albert. Blanco ang ekspresyon ng mga mata ni Olivia. Walang kabuhay-buhay tuwing magtatama ang paningin nila. Tumaas ang isa niyang kilay. Diretso lamang ang tingin nila sa isa't isa. Ang mga kasama nila sa lamesa ay nakatunghay lamang sa kanilang dalawa na mga mistulang nag-aabang sa kung ano pang sasabihin nila. Hinawakan nga ng lalaki ang kamay ni Olivia. Mahal, sabi nga ni Albert. Pero matalim ang tinging ibinato ni Olivia kay Albert. Taliwa sa tila nagsusumamong mata ng ex niya. Sabi pa nga ni Olivia, sa pagkakatanda ko wala ka ng karapatang tawagin akong ganyan. May asawa na ako, Albert. Okay na ako. Huwag mo na kaming guluhin pa. Pinisil ni Rafael ang kamay ni Olivia at nag-angat ng tingin ng huli. Tila sinusuportahan siya nito. Siguro ito na nga ang closure na kailangan niya bago tuluyang hayaang makapasok sa puso niya si Rafael. Nagsisisi ako sa nagawa ko, sabi ni Albert. Umalis sa lamesa ang mga kaibigan nila. Tanging ang tatlo na lang ang natira. Wala kang ginawa, Albert. Wala. Nung mga panahong alam mo na nasisira na tayo, kung may pakialam ka talaga, sana kumilos ka. Kilala kita eh. You won't let anything or something dear to you slip out of your fingertips. Nilagay mo ako sa posisyon kung saan kinailangan kong kalimutan ka. Ngayong wala ka ng halaga sa buhay ko, sasabihin mong nagsisisi ka na? Sorry pero para sa akin, parte ka na lang ng nakaraan. Tumalikod si Olivia para maglakad nang may biglang maalala. Siya nga pala, matuto kang mag-mouthwash. Sabi pa nga nito, hindi na nagkita sila Olivia at Georgia dahil umuwi na nga agad ang mag-asawa. Pagkadating na pagkadating sa bahay, ay inulan ng tanong si Rafael. Anong ibig sabihin nito? Magpapaliwanag ako. Dapat lang. Sigaw nga ng babae. Tumahimik ka muna pwede ba? Sabi naman ni Rafael. Ang totoong pangalan ko, Rafael Del Valle. Akong nagmamay-ari ng malalaking malls dito sa Pilipinas. Nandito lang ako dahil natalo ako sa pustahan naming magkakaibigan. Doon sa bar kung saan kita unang nakita. Kumunot noo si Olivia. Ha? Sandali, hindi pa ako tapos. Pinatahimik ni Rafael si Olivia. Isang buwan lang ako dapat magiging hardinero. Pero inalok mo ko biglaan ng kasal. At nung sinabi mong si Mario ang pakakasalan mo, kapag hindi ako pumayag, ewan ko pero nainis ako. Kaya nagbago ang desisyon ko. Bakit naman? Huwag mong sabihin may gusto ko sa akin. Na love at first sight ka sa akin? Hindi seryoso si Olivia sa sinabing ito kaya naman nagulat siya nang tumango si Rafael. Siguro nga. Siguro hindi ko na malayan yun. Pero yun talaga ang nangyari. Nahuhulog na rin ako sa iyo sa bawat araw na nagdaan. Seryoso ka pala? Eh nagbibiro lang ako eh. Sabi naman ni Olivia. Pagak na tumawa. Ngunit na natiling tahimik at seryoso si Rafael. Nilabas ni Rafael ang tsyeka at credit card na binigay ni Olivia sa kanya at inabot dito. Ano yan? Tanong ni Olivia. Bilyonaryo ako, Olivia. Hindi ko kailangan ng kahit piso mula sa'yo. Ngayong asawa na kita, ako ang dapat na nagpo-provide sa'yo. Namilog ang mga mata ni Olivia
Nang nilabas ni Rafael ang credit card niya, itim ito at ang ibig sabihin wala itong credit limit. Ibinigay niya ito kay Olivia. Travel anywhere you want and buy anything you want. Walang hanggan ang pwede mong gastusin sa pera ko, katulad ng walang hanggan na nararamdaman ko para sa'yo. Tulala lang si Olivia sa lalaking kaharap. Pakiramdam niya ay tatalo ng puso niya mula sa kanyang dibdib. Maliligo lang ako at matutulog, good night. Tumakbo nga ito paakyat ng hagdan, gaya ng ginawa niya noong umuwing lasing si Rafael. Lagpas isang buwan na nga silang magkakilala nito, pero napakaaga pa rin para mahulog ang loob niya dito. At mukhang paniwalang paniwala si Rafael na totoo ang kasal nila. Paano to? Ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya na hindi talaga kami kasal? Tanong ni Olivia sa sarili. Bahala na nga. Kailangan niya ring ingatan ng puso. Hindi ito parang candy na ibibigay niya lang agad. Yun ngang dekada silang naging magkasintahan ni Albert, ay nagawa pa rin itong lokohin siya. Paano pa itong lalaking kailan lang niya nakilala? Sumimangot si Olivia nang maalala na pinagpustahan pala siya ng mga kaibigan ni Rafael. Ito pa lang ay sapat na patunay na para mukhang hindi siya seseryosohin ng binata. Ipinilig ni Olivia ang ulo at pilit na inalis sa isipan si Rafael. Kailangan niyang libangin ang sarili sa mga susunod na araw. Kung kinakailangang umagahin nga siya, nang uwi para lang maiwasan ito gagawin niya. Napapadalas na ang pag-uwi ni Olivia ng madaling araw. Tinupad niya ang sinabi niyang lilibangin niya ang kanyang sarili. Gaya ngayong gabi na sa isang bar nga silang dalawa ni Georgia, kinuwento niya sa kaibigan ang nangyari sa alumni homecoming dahil hindi nga sila nagpang-abot. Seryoso? Gumawa pa pala ng eksena ang ex mong abnormal. At Diyos ko, hindi ako makapaniwalang ang hardinero mong asawa. Bilyonaryo pala. Naka-jackpot ka, Olivia. Naiinggit naman ako. Sabi nga nito, nakakalimutan mo na bang hindi kami totoong kasal? Paalala ni Olivia. Naku, oo nga pala. So paano yan? Kita mo nga ang sekreto niya lumabas. Paano kapag nalaman niya ang ginawa mo? Nag-aalala ang tanong ni Georgia. Wala naman akong pakialam kahit na magalit siya o ano. Tinitignan ni Georgia ang mukha ni Olivia na parang binabasa kung totoo ba ang mga sinasabi nito. Talaga nga bang wala kang pakialam? Eh bakit parang apektado ka? Kita mo nga napapadalas ang pag-inom mo. Iniiwasan ko lang magkita kami sa bahay. Eh bakit? At kung ayaw mo siyang nakikita sa bahay, eh di paalisin mo. Hindi yung ikaw yung nag-a-adjust. Hindi sumagot si Olivia. Kaya naman napangisi si Georgia. Alam ko na, ayaw mo rin talaga siyang paalisin. Hep, wag mo lang itanggi. Kabisado na kita, Olivia. Best friend mo ata ako, hello? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Olivia. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Parang habang tumatagal na nakakasama ko siya, nauhulog ang loob ko sa kanya at ayoko noon, Georgia. Ayoko na ulit magmahal at masaktan na naman. Hindi naman lahat ng lalaki katulad ng ex mong cheater, sabi ni Georgia. At paano kung parehas lang sila ni Rafael? Hinawakan ni Georgia ang kamay ni Olivia. Olivia, huwag mong pagkaitan ng sarili mong maging masaya at yung pagkakataong mahalin at magmahal dahil lang sa may isang taong hindi nakita ang halaga mo. Baka hindi lang talaga si Albert ang nakalaan sa'yo. Subukan mo buksan ang puso mo para kay Rafael. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Tingin mo ba nagiging maramot ako sa sarili ko? Tanong ni Olivia. At kay Rafael, huwag mo siyang parusahan dahil sa kasalanan ng ibang tao sa'yo. Pumayag siyang pakasalan ka at panindigan ang sinumpa niya sa simbahan. Sana kung ramdam mong umiibig ka na sa kanya, ipaalam mo sa tao. Hanggang sa pag-uwi ay hindi nawala sa isip ni Olivia ang sinabi ni Georgia. Siguro nga kailangan niyang pagbigyan ng sariling sumayo ulit. Naghihintay si Rafael sa sala nang umuwi si Olivia. Bakit kising ka pa? Tanong ng dalaga. Napapadalas ang pag-uwi mo ng gantong oras sa nakainom ka pa. Iniiwasan mo ba ako? Masuyong tanong ni Rafael. Nag-iwas ng tingin si Olivia. Napagtanto ni Rafael na tama ang naiisip niya. Tumayo siya mula sa sofa at lumapit rito.
Kung naiilang ka na nandito ako ay aalis na muna ako. Babalik na ako sa bahay ko. Mabilis na tinignan ni Olivia si Rafael. Tutol siya sa sinabi nito. Ngunit bago pa nga siya makapagsalita, naglakad na nga ito papalayo. At kung kailan naman nakahanda na nga si Olivia, nabuksan ang puso para kay Rafael. Tsaka naman sumabog ang balita na peke ang kasal niya at ginawa niya lang ito para gumanti sa ex niyang si Albert dahil sa pangangaliwa nito. Tumawag sa kanya si Georgia at umiiyak ito. Olivia? Oh, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Olivia. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Lasing ako nung kinausap ako ni Albert tungkol sa'yo, nadulas ako. Nasabi kong hindi totoo ang kasal ninyo ni Rafael at substitute groom mo lang siya dahil umatras si Albert. Sorry talaga. Napapikit ng mariin si Olivia. Bahagyang nakaramdam ng pagkainis sa kaibigan pero agad niyang binaliwala ito. Guluto, Georgia. Alam ko, sorry talaga, friend. Patuloy ito sa pag-iyak at wala nang nagawa pa si Olivia, kundi aluin ito. Sige na, tumahan ka na. Wala na tayong magagawa, tapos na eh. Ilang beses pang nagsorry si Georgia, tapos nga ang tawag. Hindi magkanta-ugaga ang mga empleyado ni Olivia sa pagkaklaro ng kumakalat na chismis habang siya naman ay kalmadong naghihintay sa loob ng kanyang opisina. Anumang oras ay darating na si Rafael para kausapin siya. Nang tumawag ito kanina ay halos magtayuan ang mga balahibo ni Olivia dahil sa lamig ng boses nito. Parang nagpipigil ito ng galit. Makalipas ang kalahating oras ay dumating na nga ito. Totoo ba? Bungad ni Rafael. Ang alin? Kalmadong sabi ni Olivia. Totoo bang hindi mo final ang marriage contract natin? Saglit na tumahimik si Olivia bago dahan-dahang tumango. Oo, hindi ko final ang marriage contract natin dahil ayokong matali tayo sa isa't isa na basta-basta na lang. Yun din naman yung naisip kong gusto mo dati, di ba? Dahil nabigla ka rin sa kasal natin. Niloko mo ko. I'm sorry, okay? Ginawa ko lang yun para rin sa ating dalawa. Para kung sakaling dumating ang mga taong mamahalin talaga natin, pwede pa rin natin silang pakasalan. Kung ganun, pakasalan mo ko. This time, yung totoong kasal na. At ako na mismong mag-aasikaso para siguradong wala ka ng kawala. Natameme si Olivia sa sinabi ni Rafael. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya mula dito. Ha? Ito lang ang nasabi niya. Hindi ako papayag na hindi tayo magpapakasal. Humakbang si Rafael papalapit at dumukwang sa lamesa si Olivia. Sa mata ng Diyos, kinasal na tayo, Olivia. Batas na lang ang magpapatibay na akin ka. Nag-init ang mukha ni Olivia dahil sa sobrang lapit ni Rafael. Kulang na lang ay halikan na nga siya nito. Ewan ko sa'yo, Rafael. Hintayin mo na lang ang schedule ng kasal natin. Matapos sabihin nito ay umalis na nga si Rafael. Deciditong maitali sa kanya ang inakalang asawa na. Pinakawalan ni Olivia ang kanina pa niyang pinipigilang paghinga. Grabe ang epekto sa kanya ni Rafael. Para siyang nadadarang kapag nasa malapit ito. Aatakihin nata ako sa puso dahil sa lalaking yun. Noong nobyo niya si Albert, hindi siya nakaramdam nang ganitong klaseng emosyon. Para lang silang matalik na magkaibigan na napagdesisyon ng sila na lang ang magkatuluyan. Pero kay Rafael naramdaman ni Olivia ang kilig at hindi lamang ata paru-paro ang nasa tiyan niya tuwing malapit ito kundi buong zoo. Hindi nga niya maitatanggi na nakahinga siya ng maluwag sa sinabi ni Rafael. Handa itong pakasalan siya taliwas sa inakala niyang isusumpa siya nito. Hindi niya na rin maitatanggi ang katotohanang umiibig na nga siya sa binata. Pero hindi siya basta bibigay dito. Pahihirapan niya muna ito at hahayaang patunayan nito ang sarili sa kanya. Mahirap na at baka isa na naman to sa pustahan nilang magkakaibigan. Tama, kailangan kong mag-ingat at baka pinaglalaroan niya lang ako. Literal na napasampal na lang sa noo si Olivia nang madatnan ang dalawang lalaki paglabas ng bahay. Nandito na naman sila Albert at Rafael. Halos araw-araw pumupunta ang mga ito sa mansyon.
Nakatayo katabi ang kani-kanilang sasakyan. Animoy, nagyayabangan ang kanilang mamahaling sports car. Mga lalaki nga naman. Pumalatak si Olivia. At ang mga hunghang nagpapagwapuhan pa. Si Albert ay nakapamulsa lang habang si Rafael ay tila bagot na nakasandal sa kotse niya. Ano na namang ginagawa niya dito? Naiiritang tanong ni Olivia. Padabog niyang sinarado ang pinto ng mansyon at hinarapang mga to. Parang balak na nga niyang palitan ang guard ng mansyon dahil sa pagpasok sa mga ito. Palagi na lang na paglabas niya may naghihintay na sorpresa at hindi magandang sorpresa. Sinusundo kita. I'm here to pick you up, Olivia. Napailing na nga lamang ang babae. Asa naman silang may pipiliin akong sabayan sa kanila? Bulong na nga lamang nito sa isip. Nakapila ang mga sasakyan niya at mayroong driver. Kahit magbangayan sila, ay walang pipiliing samahan si Olivia. Ang aga-aga, huwag niyo akong iniinis ha, may sarili akong sasakyan. Hindi niyo ako kailangan sunduin. Are you guys aware that I'm being called a slut because of what you are doing? Napairap na nga lamang si Olivia sa naalala. Never ending na chismis ang inaabot niya sa araw-araw mula nang kumalat ang balita tungkol sa peking kasal. At lumalayon nang magsimula nga siyang ligawan kuno ng mga ito. What? Ituro mo sa akin kung sinong tumatawag ng ganun sa'yo. Wala silang karapatan na sabihin yon. Salubong ang kilay na sabi ni Albert. I'll make those stupid people pay for calling my wife a slut. Sabi naman ni Rafael, I'll make those stupid people pay for calling my wife like that. Ano raw? Tanong ni Olivia sa isip. Sabi naman ni Albert bilang pambabara kay Rafael, anong sabi mo? Your wife? Excuse me, ipapaalala ko lang na hindi rehistrado ang kasal niyo. Pambabara naman ni Albert kay Rafael. Nagtitigan sila, akala mo magsasapakan na. Umikot na naman ang mata ni Olivia. Puro talaga sila kalokohan, parang mga bata. At least sumumpa na kami sa simbahan na ikaw. You're just an ex. Matuto kang lumugar. Tapos na ang papel mo kaya bumalik ka na kung saang impyerno ka nang galing. Grabe ka! Akmang susugurin nga ng lalaki. Nang mabilis na napatakbo si Olivia para pigilan ito, samantalang si Rafael ni hindi man lang kumurap sa kinatatayuan nang susugurin na nga siya ni Albert. Binalingan ni Olivia si Albert. Pwede bang tumigil na kayong dalawa? Ang aga-aga iniinis niyo ko. Kung nagpunta kayo dito para magbangayan at magbugbugan, lumayas na lang kayo sa harap ko. Wala akong sasamahan sa inyo. Mas gusto ko pang mag-jeep. Sigaw ni Olivia. Olivia, mag-usap tayo. Hinawakan ni Albert si Olivia sa braso pero tinabig ito ni Rafael. Don't touch her. Wala ka ng karapatan sa kanya. Malamig na sabi ni Rafael. Sarkastiko namang tumawa si Albert. At ikaw meron? Tanong nito. Tumigil na nga kayong dalawa? Ano ba? Olivia, please. Bigyan mo pa ako ng isang chance. Pagsusumamo ni Albert. Nagkamali ako at pinagsisisihan ko na yon. Pwes ako, hindi ako nagsisising naghiwalay tayo. Narealize ko nang wala kang magandang dulot sa buhay ko. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo? Fiancé mo ko pero tumikim ka pa ng iba. Masyado ka atang nasiyahan sa kanya na nakalimutan mo ko. Ang mga plano natin, lahat, pinili mo siya, di ba? Panindigan mo. Hinila ni Olivia si Albert palapit sa driver's seat at binuksan ang pinto ng sasakyan. Mabuti na lang hindi nakalock. Tinulak niya ito papasok. Hiwalay na tayo. Tigilan mo na ako. Sigaw pa niya dito bago pabalibag na sinara ang pinto. Pilit niya ring pinasakay si Rafael sa sasakyan nito. At ikaw naman. Alam mo namang hindi tayo totoong kasal. Ang kulit-kulit mo. Pagkatapos magsalita ay sumakay na nga siya sa sariling sasakyan at inutusan ng driver na umalis na. Pagdating sa opisina ay ilang saglit lang naroon na rin si Rafael. Napahilamos sa mukha si Olivia. Ano na naman? Hindi tayo nagkausap eh. Nandito lang ako para ipaalala na mahal kita at pupunta ang wedding planner mamaya sa mansyon mo para kausapin ka. Sabi nga nito, hindi nga ako pumayag magpakasal sa'yo. Olivia, kinasal na tayo for formalities na lang to. Itinago ni Olivia ang naramdamang munting
kilig at inis mi rin si Rafael. Hindi pa rin ako pumapayag, diba? Lumapit si Rafael kay Olivia at hinapit ito sa bewang. Nanlalaki ang mga mata ni Olivia. Habang nagtitigan nga sila, bumaba naman ang paningin ni Rafael sa mga labi ni Olivia. Hindi na ako makapaghintay. Napakasalan ka ulit para mahalikan kita at maangkin ng buong buo. Tinampal ni Olivia si Rafael sa braso at naramdaman nga niya ang magandang pangangatawa nito. Hiyang-hiya siya sa narinig. Bitawan mo nga ako? May nalalaman ka pang angkin-angkin siyan? Kung kinakailangan araw-araw kitang kulitin at ligawan, gagawin ko. Pagkatapos mo kong iharap sa altar, hindi mo ko pananagutan? Excuse me, malaki ang respeto ko sa kasal. Kaya naman hindi pwedeng aatras ka nalang bigla, lalo na ang daming nakakaalam na kasal na ako, sabi ni Rafael. Parang ito pa ang babae kung makapag-demand. Umamin ka sa akin, isa na naman ba to sa mga laro niyo ng mga kaibigan mo? Tinanong na nga ni Olivia ang labis na bumabagabag sa kanya. Ano? Hindi ah. Mabilis na sagot naman ni Rafael. Baka mamaya, kapag pumayag akong magpakasal sa'yo, sabihin mong pustahan lang ang lahat at mawala ka na lang na parang bula. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Olivia at akmang maglalakad na. Teka, saan mo ko dadalhin? Takang tanong ni Olivia. Ngayon mismo pakakasalan kita para hindi kung ano-ano ang pumapasok sa isip mo. Pumili ka kahit saang simbahan na gusto mo, dadalhin kita ngayon mismo. Hindi napigilan ni Olivia na matawa. Ewan ko sa'yo, puro kakalukuhan. Tinulak-tulak niya, papuntang pinto, si Rafael. Umalis ka na, nagtatrabaho ako, nakakaistorbo ka. Pero, isinara na nga ni Olivia ang pinto at nilak ito, may masayang ngiti sa mga labi. Pakakasalan daw ako ngayon agad? Sus! Hindi ako uto-uto, no? Nilabas ni Olivia ang cellphone at natagpuan ang sariling tumitingin ng wedding gown sa internet. Nang matauhan ay halos maibato nga niya ang cellphone. Ano ba itong ginagawa ko? Masyado akong nagpapadala sa bola ng lalaking yun. Ilang buwan na rin sinuyo ni Rafael si Olivia. Naroon nang magpadala ito ng bulaklak at tsokolate. Inaayang kumain sa labas ang dalaga at ginugulo ito sa opisina o di kaya'y sa mansyon. Ngayong gabi naman ang napagtripang gawin ni Rafael ay haranahin si Olivia sa mansyon. Pre, sigurado ka ba dito? Kunot noong tanong ni Peter. Nahihiya. Peter, suportahan na lang natin si Rafael. Ngayon lang naman eh, sabi ni Josh. Sige na nga, ayusin niyo ah. Di ko kayo kukuning ninong ng anak ko kapag hindi ko nagustuhan yan, sabi ni Rafael. At syempre, kapag hindi nagustuhan ni Olivia. Langya naman Rafael, di ka pa nga sinasagot anak na agad ang nasa isip mo? Tumawa ang dalawang kaibigan ni Rafael na kinasabwat niya. Para sa gagawing panghaharana. Sus, doon din naman ang punta noon kaya tama na yan. Umpisahan na natin. Katatapos lang maligo ni Olivia nang makarinig nga siya ng naggigitara sa labas. Bukas ang pinto ng balkonahe sa kwarto niya kaya naman naririnig niya ito nang malinaw. Dumungaw siya. Sa ibaba at nabigla nang makitang naroon si Rafael kasama ang mga kaibigan nito. Kumakanta ang binata habang naggigitara ang dalawa. Bahagyang natawa si Olivia. Uso pa ba ang harana? Tanong niya sa sarili. Pero hindi niya maikakailang kinikilig siya para siyang hinehele ng mga malalambing na boses. Hindi niya akalaing mahusay palang kumanta si Rafael. Nang matapos ang kanta, ay ngumiti si Rafael at nag-flying kiss pa nga kay Olivia. Umirap naman ang huli, pero may tinatagong ngiti. Pumasok na nga siya sa kwarto at nagbihis para babain ang mga bisita. Nasa sala naghihintay ang mga to. Ipinakilala naman siya agad ni Rafael sa mga kaibigan. Magkano naman ang ibinayad sa inyo ng lalaking to at pumayag kayong maging backup niya? Natatawang tanong ni Olivia. Ang sabi ko, kukunin ko silang ninong ng magiging anak natin. Tumaas ang kilay ni Olivia sa isinagot ni Rafael. Masyado ka atang confident na darating tayo sa ganyang punto ah. Bakit hindi? Kahit abutin pa ng ilang taon, kahit uugod-ugod na ako, liligawan pa rin kita. Olivia, sumingit naman si Josh. Alam mo Olivia,
Buong buhay namin ngayon lang nakitang nagseryoso si Rafael sa babae. Totoo yan, akala nga namin di na mag-aasawa yan eh, sabi pa nga ni Peter. Tumiretso ng upo si Rafael, tila proud sa sinasabi ng mga kaibigan. Tinutulungan siya ng mga ito na umiskor sa puso ni Olivia. Nako, narinig ko na yan. Siyempre kaibigan niyo si Rafael, pababanguhin ninyo ang pangalan. Pambabasa nga ni Olivia. Tumikhim ang tatlo nang sabay-sabay at natawa na nga lamang si Olivia. Hindi naman nagtagal at nagpaalam na nga ang mga ito na umuwi. Pati ba ako uuwi? Hindi ba pinatira mo naman ako dito noon? Hirit ni Rafael. Noon yon. Aba naliligaw ka pa lang, gusto mo na agad ibahay kita. Hindi naman. Baka lang sakaling makalusot. Napakamot sa batok si Rafael. O siya, sige. Umuwi na kayo at gabi na, matutulog na ako. Okay, magpahinga ka na. Sana, mapanaginipan mo ko. Pwedeng makahingi ng goodnight kiss? Biro pa nga ni Rafael. Ngunit nagulat siya. Nang hinalikan nga siya sa pisngi ni Olivia. Gusto ko sana sa lips pero pwede na rin. Abot tenga ang ngiti ni Rafael. Tila nagkaroon ng pag-asa na sasagutin nga siya sa wakas ng dalaga. Sige na, good night na. Pasakay na sana ng sasakyan si Rafael nang tawagin siya ni Olivia. Rafael, yes? Tungkol sa panliligaw mo, nakapag-desisyon na ako. Biglang kinabahan si Rafael sa sinabi ni Olivia. At anong desisyon mo? Tanong nga niya. Tigilan mo na ang panliligaw mo, parang nahulog sa sahig ang puso ni Rafael. Ha? Wala siyang masabi. Sabi ko tigilan mo na ang panliligaw mo, pag-uulit ni Olivia. Hindi nga lang maintindihan ni Rafael kung bakit nakangiti ang dalaga. Bakit? Mahina niyang tanong. Kasi sinasagot na kita. Napasigaw si Rafael sa gulat. Tinakbo niya ang distansya nila ni Olivia at binuhat ito. Inikot-ikot na siyang ikinatawa ng dalaga. Wala nang bawian na, magpapakasal na tayo. Seryoso ka ba sa kasal na yan? Pwede namang hindi na muna, sabi ni Olivia. Hindi, mas gusto kong ikasal na tayo agad. Sigurado naman na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ba? Ayaw mo ba talaga akong pakasalan? Teka, bakit nga pala sinasagot mo na ako? Ibig sabihin, mahal mo rin ako? Nakangiting tumango si Olivia habang nakatingin sa mga mata ni Rafael. Kitang-kita ang saya sa mga mata ng dalawa. Parang wala silang ibang nakikita kundi ang isa't isa. Sabihin mo nga, gusto kong marinig. Paglalambing ni Rafael. Ang alin? Pagmama ang maanga naman ni Olivia. Kahit alam niya kung ano ang tinutukoy ni Rafael. Hindi ko pa naririnig na sabihin mong mahal mo ko. Kailangan pa ba? Nakakahiya naman. Anong nakakahiya? Ikinakahiya mong mahal mo ko? Reklamo ni Rafael. Hindi kasi yon. Nakakawala ng angas kapag maglalambing ako. Alam mo namang Amazona ang datingan ko, di ba? Tumawa si Rafael. Please, kahit isang beses lang. Hay, sige na nga. Mahal kita, Rafael. Mahal din kita, Olivia. Pwede bang dito na ako matulog? Kumalas si Olivia sa yakap ng nobyo at umiling. Sa susunod na, pagkatapos ng kasal natin. Kapag kinasal tayo, bibili tayo ng bahay natin. Kahit sana yus lang, basta pakasalan mo muna ako bago mo ako gapangin. Parehas silang natawa sa sinabi ni Olivia. O sige, hindi na muna kita gagapangin pero pwede ba kitang halikan? Tanong nga ni Rafael. Hindi mo na kailangang magpaalam. Naglapat ang mga labi nilang dalawa. Hindi alintana ang panunokso nila Josh at Peter. Masayang masaya ang puso ni Rafael. Ganon din si Olivia. Pagkatapos maghalikan ay pinagdikit ni Rafael ang mga noo nila. Mahal kita, Olivia. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa sa'yo. Hindi kita sasaktan tulad ng ginawa ng ex mo. Hindi kita ipagpapalit. Bulagin mo pa ako kung tumingin ako sa iba. Aba dapat lang. Wala ka nang makikitang kasing ganda, sexy at yaman ko, no? Sabi ni Olivia. At kasing arte at maldita tulad mo, dagdag ni Rafael. Hinampas naman siya ni Olivia sa braso pero hindi niya ito inalintana. Joke lang naman. Siyempre,
Wala na akong balak pakawalan ka. Sige na, pumasok ka na sa loob at uuwi na ako. Baka gapangin pa kita nang wala sa oras. Mag-iingat ka. Ihanda mo ang sarili mo. Malapit ang kasal natin. Kumaway si Rafael bago tuluyang sumakay sa kanyang kotse. Tinanaw naman ni Olivia ang papalayong sasakyan ng may ngiti sa labi. Nakahanda na akong pakasalan ka, Rafael. Hindi na pinatagal pa ni Rafael. Lumipas ang ilang linggo, kasal na nga nila ni Olivia. Ginanap ito sa simbahan ng San Agustin at talagang naging usap-usapan. Dumalo ang mga kaibigan nilang dalawa at maging ang ex ni Olivia na si Albert. Thank you kasi hinayaan mo kong pumunta, sabi ni Albert kay Olivia habang nagsasayaw sila sa reception. Sa dikalayuan ay nakatanaw si Rafael. Si Rafael ang dapat mong pasalamatan. Sabi niya hayaan ka naming pumunta para sa closure mo, para makita mong tapos na talaga tayo at masaya na ako sa piling niya, sagot ni Olivia. Masaya akong napunta ka, sa tulad niya. At oo, tanggap ko nang tapos na tayong dalawa. Narealize ko nga, wala pala sa tagal ng pagsasama o pagkakakilala mo sa tao ang pagmamahal. Minsan, ang pinaramdam sa'yo ng isang tao sa loob ng isang taon, kayang iparamdam sa'yo ng iba sa loob ng isang araw. Totoong minahal kita, Albert, pero iba ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Rafael. Tumango si Albert. Naiintindihan ko, Olivia. Tumingin siya sa likuran ni Olivia at nakitang papalapit na nga si Rafael. Tapos na ang oras ko, ibabalik na kita sa kanya. Ngumiti si Olivia at hinintay na makalapit ang asawa. Siyempre pare, ani ni Albert kay Rafael, kunin ko ng asawa ko. Nagkamay ang dalawa bago tuluyang umalis si Albert. Ngayon sina Rafael at Olivia na nga ang nagsasayaw. Hindi ka ba nagsiselos? Panunokso ni Olivia. Hindi, bakit naman ako magsiselos? Eh pwedeng-pwede ko naman siyang bugbugin kapag may mali siyang kinilos. Natawa si Olivia sa sagot ng asawa. Siya nga pala, pinarehistro ko na agad ang kasal natin. Mahirap na, baka mamaya mag-back out ka pa, sabi ni Rafael. Sigurista ka naman masyado, pero huwag kang mag-alala. Wala naman na akong balak pang humiwalay sa'yo. Nakangiting sabi ni Olivia. Dapat lang, yumuko si Rafael para halikan ng asawa. Wala kang kawala sa akin. Makalipas ang isang taon, kabadong naghihintay sa labas ng delivery room si Rafael. Ngayon kasi manganganak ang asawa niyang si Olivia. Gusto sana niyang pumasok sa loob kaso bawal daw, sabi ng mga doktor. Ilang oras na siyang nakatayo at palakad-lakad. Umupo ka nga muna, nahihilo ako sa iyo eh, sabi ni Georgia. Dahil wala ang mga magulang ni Olivia, ito ang nakasuporta sa kaibigan. Pasensya na, kinakabahan talaga ako eh. Maayos maipapanganak ni Olivia ang bata, huwag kang masyadong mag-alala. Sa wakas, ay bumukas na nga ang pintuan ng delivery room. Nagmamadaling lumapit si Rafael sa doktor. Doc, ano pong nangyari? Bakit sobrang tagal? Sorry po, sir. Sorry? Para saan? Where's my wife? Kalma lang po, sir. Wala namang problema. Hindi lang po namin alam na triplets pala ang anak nyo. Halos matumba sa sahig si Rafael dahil sa gulat. Triplets? Opo, kaya natagalan sa panganganak si Mrs. Ngayon nga po tulog na siya dahil sa pagod. Congratulations, sir. Nakangiting bati ng doktor. Salamat po, parang lumulutang si Rafael. Diyos ko, tatlo agad ang anak niyo. Hindi makapaniwalang sabi ni Georgia. Inilipat na sa private room si Olivia. Nang magising ito ay agad na hinanap ang mga anak. Rafael, nasaan ang mga bata? Nasa nursery. Dadalhin dito kapag kailangan mo ng padedehin. Hinawakan ni Rafael ang kamay ng asawa. May pumatak na luha sa mga mata. Salamat honey. Alam kong nahirapan kang manganak lalo na at tatlo pa lang baby natin. Siguro naman sapat na ang tatlong bata. Ayoko na ulit manganak. Napakasakit kaya? Reklamo ni Olivia pero masaya naman siya. Sige kung yan ang gusto mo. Katawan mo naman yan eh at ikaw ang manganak kaya irerespeto ko kung ano man ang desisyon mo. Salamat. Maya-maya lang ay pumasok na nga ang nurse dala ang tatlong sanggol.
Maluha-luha ang mag-asawa nang masilayan ang mukha ng mga anak nila. Dalawang lalaki at isang babae ang anak nila. Pinangalanan mo na ba sila? Tanong ni Olivia. Hindi pa. Hinihintay kitang magising para tanungin kung anong gusto mo. Sagot ni Rafael. Binuhat niya ang sanggol na babae. Mayroon tayong munting prinsesa. Ngumiti si Olivia. Maswerte siya at mayroon siyang dalawang kuya na poprotekta sa kanya. At nandito ang daddy. Ipapakita ko sa kanya kung paano ko mamahalin ang mommy niya para naman maging mataas ang standard niya sa pagbo-boyfriend. Kakapanganak pa lang boyfriend na agad ang iniisip mo? Natatawang sabi ni Olivia. Tignan natin kung may makalapit na lalaki dito sa prinsesa natin. Baka naman tumandang talaga ang anak ko ah. At natawa na nga lamang ang dalawa. Pagkatapos lumapit si Rafael kay Olivia na nakahiga pa rin. Hinalikan niya ito sa noo. Ikaw ang bumuo ng buhay ko. At syempre, ang mga anak natin. Namuhay nga sila ng masaya at payapa. Kasama ang kanilang triplets. Sino ba naman ang mag-aakala na ang inakalang hardinero ay bilyonaryo pala? At ang inalukan nga niya ng kasal ay ang makakatuluyan pala niya ng panghabang buhay at makakasama sa hirap at sa ginhawa. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Gloria Escobar, Anita Hernando, Presbyteros Rose, Juvelin Romero, Nesbet Hanaban, Ning Rafanan, Augustus Rapanan, Romana Gorospe, Antanaka, Nancy Gavero, Ami Regalado, Rex Roy, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.